Kumbaga, lagi sila nagkakabigay when it comes to vision eh. Pwedeng saluhin ni Koopa yung arrow and also destroy the traps as well na purple surprise and also given the fact na meron din disabled dito si Selena. And it's gonna be a lot of big tempo para naman dito syempre sa Work Oster Force. Mabilis na bilis. Kaya nang laruin, lalong-lalong na pag tumatama na ang pana ni RTZ. Yan. Na tayo sa game number 1, MPL Philippines Season 7 is under the supervision and regulation of the Games and Amusements Board. Nako, Wolf, nakikita natin dito yung ating Tricam visiting the top lane and middle lane and also the bottom lane. Pero mas aware ako dito sa, parang mas napansin ko dito yung mid lane palagi, yung aggression na binabato ng Omega. Uh-oh. Again, meron silang Domain of the Moon God, yung slow dito na Curtizy na pwedeng magkaroon ng opening para makakahabol ka agad si Hajizi with the Rhapsody and also with the healing factor. So when it comes to the middle lane advantage, medyo naglilining yung towards ako sa Omega. Oh, yung Pana and RTZ gets the first blood. Nakita niyo naman yung impact talaga ng isang Selena. This is gonna be very difficult para sa Omega to actually answer that. Meron silang way para mag-check kung nasan yung traps. Generally speaking, mahirap para sa side ng Omega na mapitas-pitas. Lalong-lalo na napaka-importante sa kanila, Tads, na makapag-push dahil dun sa kanilang composition ngayon. Yep, and pushing is the problem here para sa side din ng... when it comes to work naman, I mean, mas okay din yung ano, mas high impact din yung pickoffs nila because of the deadly magic para dito kay Chu. So kailangan nilang i-connect lang talaga yung pagkakataon. Ito yun din yung ginagawa nila. Kenji at the top lane, nag-aabang lang din ng magandang position habang nagtatago si Unravel pati si Chu dito. So tingin ko once nag-hit yung level 4 dito ni Trimart Easy, they might go into for that kill. Oh, look at this. Si Lapu-Lapu pa yung nambubulit din sa back siya. I wonder kung bakit almost level 4 na dito si Trimart Easy while Kenji is still yet to get his level 4. Natinayan ba siya? And that means na Work Oster Force na makapag-turtle unless, of course, may gagawin ng Omega dito. Pumupwesto si Jeezy. Papunta na lang si Trimart Easy. Kailangan mag-ingat ng Omega. And si Chu almost really hitting and at this point, sabi ng Omega, hindi na natin kaya. Bigyan na natin yung first turtle. Mm-hmm. Hindi na nila i-co-contest talaga. And with that, the turtle in-announce na. And Work Oster Force, they do have a lead here. At least more... Abot na rin ng 1,000 lead. Pero yung movements dito ng Work, talagang binibigyan nila ng information kung nasan yung pwesto ng Omega. Making it easier for them to go for a pick-off. Pati nakita mo natin, isang arrow malang... Ang bilis kaagad ng responder with the mobility from all the members of Work Oster Force here. Ang laki na lang problema. Actually, ng Omega Esports, si Trimart Easy, binubuli na lang si Kenji dun sa may top lane. Almost level 6. Halfway, papuntan level 6 sa si Trimart Easy at level 4 pa lang si Kenji. Makapag-cut pa ng waves. Tapos, kanina si Kosei nakakuha na ng Clock of Destiny bago pa mag 2 minutes 40 seconds. So, ang laki ng problema ng Omega. Pero may kontra yata sila. Trimart Easy sustaining himself. Haze, napatakbo pa. At ngayon, nandito na rin ang rest ng Omega pero nakapag-flicker lang ang pakito. Nandito na si Kenji sa may likuran. Pero nandito si RTZ, handa para dumipensa. In fact, si Kenji pa yung mabibigyan dito ng Work Oster Force. Unravel, lumipad na nga. Matilda Airlines, pero mapapasama ba siya dito? Omega Esports, wala na rin damage. In fact, ang kanilang paprioritize na lang ngayon ay ang orange buff. And that is it. Wala nangyari. Yeah. Parang ano yun. Kumaga parang nagkakapaan lang. Sige, magbigayan tayo ng mga skills natin. Since wala din kayo yung mga main damage dealers natin sa side ng Work and also OMG. So, yung mga supports okay lang. Ito yung pwede natin gawin. Yep. Especially, nakikita natin yung advantage dito ng OMG, ng Omega. Dun sa may choke point, gamit na gamit yung domain. And, well, that should be the opportunity na Work na... Okay, sige. Kailangan natin iwasan yung mga ganitong klaseng choke points. Ang dami nilang disable na pwede nilang gamitin. And also yung Rhapsody opening dito sa side ng Omega. Pero at the moment, control na control pa rin ng Work Oster Force yung lanes nila. And also providing a lot of space for them to farm. At malinis kagad yung jungle area ng Work. Malinis din ang lamang ngayon ng Work Oster Force. About 2,000. Tapos, mapwesto na sila dito sa ating pangalawang turtle ng laban. Pana, tumama na kayo sa Koopa. Actually, binibigyan natin si Unravel Force to use the flicker pero ang bilis din na papatumba ng Work Oster Force ang turtle. Tapos si Jeezy sa likuran na doon si Kosei. Lumaban na nga. And it comes Toshi. Meron na rin Zaman Force na ginamit. But Hilder sa likuran. Curtizy in trouble. Pero yung turtle boy pa rin. Kaso yung SS na bigyan na dito ni Harley. And si Chu pa rin ang makakakuha. Yung turtle makakakuha na additional kill ang Omega. But... they will still concede the turtle. Kenji binibigyan ng Work Oster Force. Trimart Easy will have to back away. And Chu will also get out. Kukuha na lang ng Rock Ursa buff.
And eventually, magpupush sa top lane si Trim Martizzi. Omega really struggling sa pagkuha ng objectives ngayon. I completely agree, Wolf. At nakikita naman natin na ang Omega, sinubukan din na makipag-contest. Akala ko nga lalamang pa sila nung time na yun eh. Kasi na-choke out na nila yung isang member dito ng Workout Surfers. But with the material, the airlines, ini-aim nila palagi dito si Curtizzi and almost able to get that kill there. Pero yung sustainability pa rin, kailangan i-respect dito ng Workout Surfers. At hindi na rin nag-deal, hindi na rin kumontest dito yung Omega. But look at the position here. Oh, Unravel. Kaso may ultimate pa. Asa na bait ang Omega? Amin sa kill dun sa Matilda. Kenji, wala na rin kaabutan pagtalon niya. Haze, medyo kailangan tumakbo. Paana, hindi lang ito mamula Artizzi. And finally, Omega Esports nakakuha ng konting break. Kaso, si Jose tinitreten na itong bottom lane. Yep, at nakita din natin yung top lane is nabasag kaagad ng Work Oster Force. At hindi masyado sumasama dito si Jose. Pero look at the items here. It's already level 8. At most probably, mataas na rin yung kanyang blood count, yung blood soul count. Pero again, makikita natin yung mamaya kapag when it comes to team fight at sumama dito si Jose, it will probably change a lot of scenarios para sa Omega and Work Oster Force. Toshi? That's scary na to. Kasi si Chu, nakakuha na ng 1,000 gold lead above yung the jungler na si Hanjeezy. At dahil naka-mystery shop pa siya, it means na talaga mabilis makukuha yung mga items. Nakakalamity Reaper na siya ngayon. At napakalaking threat na ni Chu ngayon against Omega. Tapos nakakita pa ako ng isa pang Azure Blade para kay Toshi. So, tingin ko Thunderbolt or just a casual again, mana regeneration plus the cooldown lang dito sa side ng Omega. Pero nakikita natin yung Omega mukhang nag-front na sa turtle area. Kaya natin si Chu, binait lang yung turtle. Lalaban na sila. Trimartis sa likuran. In comes Unravel. May nahuli. Harit down. Toshi out. Si Curtizzi naman ang susunod. And that means na dalawa na agad na nawala sa side ng Omega. Habang si Chu kumuha ng turtle, bumalik doon sa laban, nag-deal ng damage, at mapapasama pa si Kenji sa moment na ito. Ngayon si Trimartizzi, hindi rin mapapatay! Nabuhay pa ginamit yung flicker para makalayo! Haze and Hanjeezy lang ang natira, and they cannot defend. Work Oster Force, tatlo yung nakuha nilang kill, plus the turtle, at may Tori pa sa gitna. Mukhang ipa-follow up pa sa turret dito sa may bottom lane. Ipa-follow up talaga. Nakita naman natin kung paano tahiin dito ng Work Oster Force lahat ng objective one by one. Tagang tinitake advantage nila yung pagiging lamang nila all throughout. And nakikita natin yung advantage just looking at the position of Work Oster Force kung saan sila lumalaban. Talagang tinitake advantage nila every single time. Feather of Heaven already been purchased by Chu. So, ang sakit na lalo ng normal attack niyan with the additional attack speed kapag nakakuha siya ng maraming stacks. At, well, tingin ko talaga, ano to eh? Azure Blade plus, again, tingin ko mag-Feather of Heaven siguro. Posible. You see this, 6.1k doon sa Harley, 4.1k doon sa Granger. Hindi pa nakakubuo ng items dito si Hanjeezy, apart from the Raptor Machete. Hindi siya namamatay, just like a... Okay, pero tinamaan ang pano. Hindi pa siya namamatay, just like the KDA machine he is. Pero yung farm niya, hindi ganun kaganda. At ngayon, problema na to. May dominance ice na si Unravel. So, pwedeng-pwede na siya tumangke. Actually, kahit mag-dive siya at mamatay siya eventually, feeling ko, mamumroblema pa rin yung Omega Esports doon. Oo, mahirap na sila. With the slow na pwedeng ibigay ng dominance ice, mamumroblema talaga ang Omega. But, defensive Zaman Force para kay Toshi. Unravel, gumamit ang ultimate. Circling Eagle, the flicker palayo. Pero punishment coming out from Omega. Pero sa likuran, nandun si Chu. Kaso nga lang yung healing potential ni Curtizzi nandun. Chu, nagumamit ng poker tricks. Actually, makakaalis na siya doon. Pero hindi. May shutdown coming out from Hanjeezy. Ang kapalit nga lang ay isang kill doon sa Omega. Kakuha pa sila ng kill pa kay Trimartizzi. Jose, lumaban na nga dito. Makakuha pa ng kill kay Genji. Ang kulat ni Genji, mapagsustay na rin. And the punishment from Omega is gonna be there. Run down! Pangatlong kill! All of a sudden para kay Hanjeezy, hindi man triple kill yun, pero three eventual kills for the KDA machine. Wow! Kitong-kita mo agad yung paghabol dito ng Omega. Hanjeezy getting that kill, providing the... Mas mabilis yung kanyang pag-transition nito when it comes to the next few minutes since mukhang nauuna na sila sa turtle sa Lord area rather, at si Unravel medyo lagi nauhuli. Tumama yung pana, nakombo pa ng stun ng Lord, kaya naman napatay si Poplikuma, pero the punishment is there! Toshi, sinayawan na nga! Matilda and gets the kill. Artizzi in trouble. Nakita naman yung burst coming up from Omega. Bigla na lang, out of nowhere, lamang na ang Omega. Dahil nakuha sila ng Lord.
Ang taas talaga. Kumbaga, kung tutusin, kung ang work. Sige, sa inyo ang early game, sa amin naman ang mid game. At mukhang ramdam na yung combination dito ni Curtizzy plus ni Hajizzy. And mukhang ito na yung pagkakataon nilang makakuha ng isa pang objective. And they will. At yung Omega naman humahabol. Nakita natin yung lamang kanina, almost 7k. Pero sa top lane, Kenji just soaking all the damage, Wolf. My goodness. Makita natin yung Omega already again. Shutdown gold, katulad ng mga sinabi natin na previous series, ramdam na ramdam na sa ngayon. At kasama yung Lord ng Omega, hindi man ito yung pinakamalakas Lord. Actually, wala pang talo kasi hindi pa Luminous Lord. Pero impact plays pa rin kami lang from Omega. Nakakuha na sila ng additional gold ngayon. At nakakuha pa ng, so far, tatlong tore sa bottom lane. Isa sa bottom lane, dalawa sa mid lane. At pwede na nga natin makita dito yung five-man rotation ng Omega. Bigla na lang, 500 na lang ang lamang ni Chu kay Hajizzy. Yep. And adding to that, Wolf, nakita natin na kapag nag-enable ka agad, pwede na silang mag-group up eh. Yun yung nakikita kong pwedeng potential na gawin dito ng Omega to go or at least to capitalize yung kanilang advantage. Uh-oh. Since nakita nila na yung work, okay, maganda sila sa pick-off. Kapag tumama yung sa linya stand, meron tayong courtesy para i-heal back tayo. And the strength of Omega as well, meron din silang capability na makakuha ng pick-off. Again, with the popular surprise, pati yung bite niya. Ooh, ang problema lang talaga is kailangan sumama dito ni Kosei every single time para makontrol. Para at least makontrol yung group up ng Omega. Ginawang bundok ng Omega. Paakit na, as you can see dun sa graph. Pati namin sa EXP, biglang pababa na at in fact, pantay na halos ang laban. Ito, nakikita natin, mga 500 gold na lang available ang lamang ng Warcaster Mokoko. Force. At maliit na lang yung bagay yan eh. Oo. At this point in time, and 11 minutes in, we have a tight game bigla. Tight game indeed. At Omega, mukhang nag-aabang lang din ng aggression para sa side ng Warcaster Force. Pero ang Warcaster Force din naman, tamang discipline na lang. Waiting lang tayo ng isang magandang pagkakataon since hindi rin naman tayo nakakita ng reaction plays dito sa Omega. Pero ang kailangan nilang i-threat, ang malaking threat dito is kapag nakakuha na ng malaking advantage dito si Hajizzy. Gamit kanyang Granger, mataas yung pwedeng ibigay na damage output dito, especially against the mage composition ng Warcaster Force. That's right. So si Trim Artizzy, kailangan talaga makahalap ng magandang angle, again, with the Raging Slash, para lang ma-disrupt yung five-man composition ng Omega. It's gonna be difficult kasi ang Omega, alam natin, this is a systematic team. Mm-hmm. Karoon man ng konting stumbles in the early stages, na punish naman nila yung Warcaster Force. Mapapaisip siguro si Unravel dun sa kanyang aggressiveness in the bottom lane. Parang pagkakuha niya ng dominant size, rumak and roll siya sa may bot, napa-circling eagle kay Toshi. No follow-up whatsoever from Warcaster Force. At dun na nagsimula ang Omega na nakakapang-rundown ng mga members ng Warc. Yeah. At Thunderbelt plus the Athena Shield, preparation agad para kay Hajizzy. Additional sustainability na pwede ibigay since si Chu ang isang malaking problema when it comes to the damage output dito ng Warcaster Force. Casual Azure Blade, eh, no? Nakikita lang natin before, pero ito na. Omega Esports, tatakbo na. Si Kenji na umuna. Death Sonata, ginamit na. The Burst is there. Harley Town, Summon Force, ginamit na. Nakuha sila ng additional kill. Three parties, di ba? Shatter yata late para lumaban. Nakapag-ulti na, pero yung lockdown ng Omega will overwhelm Warcaster Force. And kahit si Kosei, kaso na kumano play sa likuran, Hajizzy Topol, kaso na kahit, itigyan mo man yung burst, they have the damage. Omega Esports deletes four members of Warcaster Force. Ang ganda ng position dito ng Omega Esports. Again, with the Domain of the Moon Gas, hindi nila pinatakas with the disable. Umaga parang, okay lang, makakompensate natin yung mga lapses natin na wala tayong AoE control. Pero kapag nag-iisa-isa, nag-audition dito yung Warcaster Force, nagiging, yung parang opening ng Omega to capitalize on their advantage. Okay, RTZ! Hindi naman! Naku po! Nauli pa si RTZ! Delayed wipeout kung sakali. Tapos nakakuha pa ng Lord ang Omega. Tads, is it safe to say ang bola ay nasa Omega na? Ang bola, nasa Omega na talaga. 2K advantage para sa net worth. Pati nakikita natin na unti-unti na rin lang binabawi yung tower losses nila or turret losses nila nung early game. Pati yung strength nila ng Omega. Kumbaga, Ang laki ng pwedeng ibigay taga dito ng Curtizzy when it comes to sustainability. Pero work, meron pa rin silang pagkakataon dito to catch up. Kailangan nilang mag-ingat kung sino i-initiate nila at kailangan nilang i-burst yun kaagad. Luminous Lord available para sa Omega Esports. It's gonna be scary. The death wall ng Omega. Ooh. Si Kenji, nagda-drive na.
Tumatalo na rin yung Lord sa may mid lane. Kosei nagpatanong ultimate dun sa may likuran. They will jump in forward. Omega Esports, Toshi with the Zaman Force. Pero pang zone out lang. Wala pang kahit anong commitment mula sa pares sa team. Sabi ng Omega, punta na lang tayo sa may bottom lane. In fact, mapupush nila yung bot. Ngayon, top lane naman ang kanilang susunod. Napakalinis mula sa Omega. Ngayon, si Haze yata mabibigyan ng work Oster Force. Kahit may Athena Shield, mamamatay pa rin. 3 more TC sa may backlines. Nandito na yung Circling Eagle. Sino yung hinahabol? Si Toshi na sa kita. Sinasayawan lang mga members ng work Oster Force. Hindi nila mauli si Toshi. Finally, there's the shutdown. Naka-double kill na. At mukhang mas marami pang makukuha. Winter touch on mula kay Kurt TZ. Na mukhang mabibigyan pa rin siya ng work Oster Force. That's the third kill going in favor of work. Ngayon, hinabol na siya JC. This could be a wipe. Work Oster Force, another shutdown. Killing spree. Pangatlong sunod-sunod na kill para doon sa side ng work Oster Force kay Harley. They will completely wipe them out. Ano yung death timer? 20 seconds pa lang. Might not be enough to finish the game, pero yung work Oster Force, nakabawi na naman. Balitan pendulum. Balitan talaga pendulum. Nung early game, akala di makakabawi, pero balik ulit sa amin ang pendulum, mga kaibigan. At work Oster Force, ito yung strength ng work Oster Force. Yung mobility nila, kayang-kaya nilang humabol. Kapag meron silang, kapag meron natapakan na traps dito, galing kay Selena, mahabol again with the slow. Pero nakita mo yun. Wolf, talagang ang bilisan din talaga nilang kunin. Punishment! Binahuli, Selena is down. The support, or at least mid laner ng work Oster Force, ay mapapatumba in exchange para doon sa Torre sa may mid lane. And finally, si Ajizi napatay ng side ng work Oster Force. What a good punishment. Ngayon naman yung nakita natin sa Omega, parang sinubsob na nila para makuha lahat ng inhibitor turrets. At yung kapalit ay isang inhibitor turret sa kanila. Is that a fair trade para sa Omega? Tingin ko talaga, well, coming from behind, na-punish talaga sila nung kanin. But when it comes to turret counts, okay lang din. At least, mas magkakaroon sila ng option on how to attack. Okay, zoning out. Zaman Force committed by Toshi. Maganda bang decision to para sa Omega. Hindi na nila itutuloy. At magre-respond na rin si RTZ because of this. Omega, binubugaw lang mga members ng work Oster Force, pero yung jungle ay nakuha na din ng mga members ng work Oster Force. So, walang mangyayari. Magandang opening to para sa Omega. So, kung sino ng team lang talaga yung nagka-capitalize ng mapa, pwede nilang gamitin yung choke opportunity para lang ma-starve yung work Oster Force para hindi gaanong bumilis yung kanilang itemization. Ito yung pwedeng gawing opening ng Omega. But Omega, going back again, since alam nila na okay, wala si Harit dito, wala si Haze, wala rin si Kenji, so we just need to wait for the next Lord. And 30 seconds pa yon. Pero kapag nandun ka na kaagad sa brush area, mas madali mo agad sila makakontest given the surprise factor na pwedeng ibigay dito ng OMG. It's gonna be scary para sa pares na teams. Pendulum talaga yun, no? Hindi mo alam kung saan, kung kanino mapupunta ang pabor ng laban. Bawal magkamali. Bawal. Pag nagkamali ka, nako, talagang mahuhuli. It will result for a wipeout, most probably. Yun ang magiging worst case scenario. Kasi yung parehas na teams, ang strength nila, disable sa Omega. Ooh. Then ang advantage man ng work is yung capability for them to catch. At ang dami nilang pwedeng ibigay. Kasi nung pa lang sa Circling Eagle na ni Unravel, magdadala siya ng isa, ang dami na kaagad output na pwedeng, opening na pwedeng ibigay dito ng composition ng work. Deadly Blade, ang binuna ni Haze, yung casual Deadly Blade niya, ginawa niyang Halberd na. Si Halberd, completely. Going all in. Helmet, kung sakali. Ang dami na rin Athena Shields on the side of Omega. Kasi alam nila na Harley and Alice Corso. Madali mag-itemize against the side of work Oster Force. Tatlong Oracle na rin. So, alam yan, limang Athena Shield, tatlong Oracle. Oo. Pero yung burst pa rin, ang sakit . Totoo. So, ano talaga yan? Ang pwedeng gawing opening ng work Oster Force is to catch Kurt TZ as early as possible. Pero Garot, okay. Soul Eater. Nasasaktan na sila mga RTZ. Kenji to spy backlines. But it comes up first. Mga Mega Zaman Force na rin. Minus one agad ang work Oster Force. Sinunod na si Unravel. So yung supporting cast ng work Oster Force ay napatumba naman. It comes Kose. Pero dami sila sa Matilda. Finally taking him out after immortality. Healing from Haze and Kurt TZ. At dahil dyan, 3 versus 5 na, sabi ng Omega, may round to ba kami? Ito na si 3 Martizi. Kaso nakaiwas sa talon ni Kenji. Zaman Force na naman ang gagamitin. Kenji finally down. It comes Kose. The first! Tochi biniground dito na work Oster Force. And all of a sudden, na-awkward na ang Omega. Ito na si Lapan Perose. Kose may Winter Truncheon. Papapunish pa? Yes, they can. The damage of Tochi is enough. Ngayon, si Chu naman ang bibigyan na sa members ng Omega. Haji with a chase down. What a play! At sabi niya dito, may minions sa may top lane nila. Bottom lane natin.
at mabuforce na nga ng Omega yung game number one. My goodness! Wow! Hindi na dapat sa kanila, pero kinuha ulit nila. Maga parang ano eh, agawan base. Agawan base ang nangyari, tol.